Pinag-iisipan na ng Kamara na irekomenda kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin muna ang paniningil ng fuel excise tax sa bansa. Sakaling maaprubahan, maring umabot sa higit 10 piso kada litro ang magiging bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Si Mel Alesmora sa detalye. Nagkakasana ang Kamara ng iba't ibang paraan para matugunan ang sunod-sunod na malakihang taas presyo sa produktong petrolyo sa bansa. Ngayong araw, nasa 2 pesos hanggang 2 pesos and 50 centavos na naman kasi ang nadagdag sa presyo kada litro ng diesel, gasolina at kerosene na nais nang mapigilan ng mga kongresista. Kahapon nakipagpulong na ukol dito ang House leaders sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kinatawan ng oil industry players kasama ang Department of Energy. Your friends here in the House want to listen to you because we want to work together to see how we can mitigate the crisis. Kung baga, gusto natin magpulong dito sa inyo, magpulong tayo sa bayan. At parang it's informal here para we can get the best ideas kung paano natin magbigay ng mas malandang presyo sa atin. Mamamayan dito sa presyo ng langis. Ayon kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, kabilang sa mga ikinokonsidera nilang solusyon ay ang pansamantalang pagsususpinde ng paniningil ng fuel excise tax sa bansa. Pero tatapusin muna nila ang ikalawang yugto ng kanilang pulong sa susunod na linggo bago maghain ng pinal na rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. But it will have to be recommended by the Speaker to the President. Only the President can do that. Yung suspension of excise. And may mga computations na sila and then kami, yung grupo namin, parang around 10 pesos ang ibababa ng produkto ng petrolyo pag mawala yung excise tax. Tapos may mga sinasabi pa sila kung alisin din yung, kung ease up yung bioethanol use, which is another 4 pesos, about 14 na yon. So mababawas. Sabi naman ni DOE Undersecretary Sharon Garin, ikinalulugod nila ang ginagawang hakbang ng Kamara, lalo pat sa pagtataya nila, magtatagal pa ang serye ng oil price hikes kung hindi maaksyonan. Ang decrease will just start after December. So medyo kailangan talaga ng attention and solutions for this problem para lang ma-ease lang ang tatlong buwan na natitira. Bukod sa oil industry players, nagkakasana rin ng pulong ang Kamara sa iba pang sektor na apektado rin ng mga taas presyo sa krudo. May plano din si Speaker to talk to the canned manufacturers, yung basic good commodities manufacturers, to meet with them kasi nagbabadya na tataas daw yung mga dilata, etc. So gusto ni Speaker makausap sila, I think, with the DTI kung po pwedeng i-hold off muna kasi magpapasko eh. Ngayong nalalapit na ang Pasko, nais ng mga mambabatas na makapaghatid ng ginhawa para sa ating mga kababayan. Kaya naman, ginagawa nila ng paraan para makamtan ito. Mel Alesmora para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.